ang tanong ko po, meron po bang unintentional abortion by intimidation? Ang tanong dyan, unintentional abortion by intimidation. Ang word unintentional abortion, kailangan one of the requirement ng unintentional abortion, there must be physical violence. Kung walang physical violence, there is no unintentional abortion. Like for example, buntis yung babae. Parang nanutok ka ng baril ng isang buntis na babae. Takot na takot yung babae. Dahil sa natakot siya, nalaglag yung kanyang ang bata na sa sinapupunan niya. Are you criminally liable of unintentional abortion? Hindi. Kasi very clear ang batas. In unintentional abortion, there must be physical violence committed by a stranger. So pagtutok mo ng baril, nalaglag ang bata, hindi unintentional abortion yan. Kasi wala namang physical violence, tinakot mo lang. Except pag sinampal mo, sinuntok mo, tapos nalaglag, yun ang unintentional abortion. Pag tinutukan mo ng baril, wala namang physical violence, nalaglag ang bata dahil sa takot, pwedeng grave threat, pwedeng light threat, or other light threats, but not unintentional abortion. Halimbawa, Kuya Mark, yung nanay uminom ng gamot na may side effect ay pampalaglag. Tapos nalaglag yung bata. Nagalit yung lalaki, yung guy. Kinasuhan yung babae. Yeah. Ano, pasok yun sa infanticide? Ay, hindi siya infanticide. Kasi infanticide, kailangan ang bata, tao na. Yes. Tao na ang bata. Ibig sabihin, may buhay na, natanggal na ang umbilical cord, or after that, nabuhay na siya. But at least below 3 days old or below 72 hours, infanticide yan. Pero for example, uminom ang babae kasi mahilig sa papaganda, buntis pa siya, uminom ng pamaputi, pampabata, tapos ang epekto pala ng gamot na ininom niya, nalaglag ang bata. Ang babae, can she be liable of intentional or unintentional abortion? Okay, let's talk about unintentional abortion. Hindi. Hindi maging liable ang babae ng unintentional abortion kasi requirement ng unintentional abortion, kailangan may physical violence. Wala namang physical violence, uminom lang siya ng gamot. Second, requirement of unintentional abortion, kailangan ang liable is the stranger. In this case, hindi ba stranger? Siya mismo ang uminom ng gamot. So hindi matatawag na unintentional abortion. Let's talk about intentional abortion. Ang babae, maging liable ba ng intentional abortion? Pwede ba siya idemanda ng kanyang asawang lalaki dahil nagpapaganda siya? As a result of that side effect, patay ang kanilang anak. Can she be liable of intentional abortion? Let's talk about intentional abortion. May intention ba ang babae na patayin ang bata? Kung walang intention, hindi matatawag na intentional abortion yan. So, hindi maging liable ng intentional abortion. Maybe maging liable ng other crimes, but not intentional abortion. Because in intentional abortion, kailangan may intent to abort the child. Si Bright Naria sa YouTube stream. Kuya Mark, paano po kung yung lalaki lang ang may gusto at ayaw ng girl? Pero dahil takot or tinakot ang babae, napilitan siyang gawin ito, magpa-abort, Kuya Mark. Liable pa rin po ba ang babae sa krimen? Hindi liable ang babae sa krimen kasi one of the requirement, pag may consent ang babae, doon pa lang liable ang babae. Requirement sa intentional abortion, maging liable ang nanay ng intentional abortion pag nagbibigay ng consent ang nanay na magpa-abort. Pag walang consent ang nanay, walang criminal liability ang nanay, but yung nag-abort, yung tatay na irresponsible na fetus ang pag-iisip kasi irresponsible, takot sa responsibility. So, siya ang pinilit niya yung kanyang girlfriend or kanyang asawa na magpa-abort. So, siya mismo will be criminally liable for intentional abortion. Anong klaseng intentional abortion? Depende. Pag may physical violence, sinuntok niya, sinipa niya, sinampal niya yung kanyang asawang buntis para malaglag, intentional abortion by violence yun. Pero kung hindi naman pinilit lang niya, inumin mo itong gamot na to, para ayaw, pinainom pa rin yung gamot na yun para malaglag, yun ang tinatawag na intentional abortion without physical violence and without the consent of a mother. Kay Mark, sa korte, paano po papatunayan na pinilit ka lang ni lalaki na magpa-abort? Paano yun? So, of course, in that case, depende sa krimen. Ang procedure kasi sa criminal procedure in a crime,
First, may tinatawag tayo direct filing, may tinatawag tayong caught in the act. Yun ang tinatawag na inquest proceeding. In inquest proceeding, caught in the act, ibig sabihin, inaresto mo yung lalaki o inaresto mo yung babae while in the act of committing a crime kahit walang warrant of arrest. For example, may wala namang warrant of arrest o may direct filing, mag-file ka ng complaint affidavit sa piskalya. The fiscal will be the one to conduct a preliminary investigation kung may probable cause ba. So pag ang babae ang nagsalita na siya pinilit ng kanyang asawa na uminom ng gamot na yan, otherwise, kung hindi na inumin, saksakin siya. Parang ganon. So, or may tinutukan siya ng barrels, that's why uminom siya ng gamot. So, kailangan niyang i-prove yan sa... kaya sa fiscal muna. So, gagawa siya ng complaint affidavit. So, then mag-under oath siya na yun ang ginagawa niya. Of course, sana hindi naman siya mag-recant... Yung topic, last time na issue sa DOTR, yung recantation, yung bumaliktad. Kasi, if you're a witness, pag bumaliktad ka, paiba-ibang statement mo, you will lose your credibility as a witness. Pag nawala kasi ang credibility mo as a witness, parang grounds yan for the quashal of your testimony. Parang quashal, parang tinang basura na yung testimony mo. Kasi in the very first place, paiba-iba. Sabi mo, ganyan. Tapos paiba naman. Tapos iba naman. So, akong paiba-iba kasi statement mo, mawala ang credibility mo. One of the requirement kasi to be a good witness, you must have credibility. Kung wala kang credibility, walang bearing ang statement mo. In the very first place, may provision tayo sa ating saligang batas that the accused is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. So, ibig sabihin doon, ang complainant ang may burden of proof na magpresenta ng ebidensya na si accused is guilty. Paano ma... presenta ng ebidensya ng witness mo, paiba-iba. Parang sumasayaw ng tsatsa. Parang paurong-harap, parang sumasayaw ng tsatsa. Paano yan? Urong sulong. Oh. So in that case, parang wala talagang credibility ang witness. So in that case, we go to the general rule. What is the general rule? The accused is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Paano naman, Kuya Mark, kung sabihin po ng nag-accused na for humanitarian considerations dahil yung kanyang inakusahan ay baka matsugi, masama pakiramdam na eh dahil dinamdam masyado yung reklamo. O pwede ba yun sa korte na for humanitarian reasons, inurong ko na lang, Your Honor, dahil masyado niyang dinamdam yung aking mga pahayag, baka raw yan yung maging dahilan ng kanyang pagpanaw. Hindi naman kung ang inurong niya kasi mali ang sinasabi niya, yun ang matanggal ang credibility mo. For example, inurong mo kasi naawa ka. Yan. So, hindi yan matatawag na inurong mo yan. Parang wala epekto yan. So, ibig sabihin, hindi mo binaliktad ang statement mo. Nandyan pa rin yan. Don't forget, in the law may be harsh, but it is the law. Kung tingnan mo nga ang batas natin ng Pilipinas, if you see the symbol of the law, may babae, nakatakip ang mata. Bulag. Bulag. Parang pag-ibig. Oy, love is blind. Oy. Ha? Ganun, ha? Bulag. Tapos, hawak ng timbangan. Tingnan niya kung sino mabigat ang ebidensya. Doon ang susundin niya. Ibig sabihin, ang batas in law in the Philippines, based sa ebidensya, hindi based sa awa. Walang ganun sa batas. The law, kung mag-decide ang court, is only based on law, based on evidence, and based on jurisprudence. Wala namang nakalagay doon na based na naawa siya kasi ayaw na lang siya, naawa siya. Walang ganun sa batas. Based lang sa batas. And the law may be harsh, but it is the law. That's why the symbol of our justice system, bulag. Bakit bulag? Hindi dapat gamitin ang emotion pag batas ang gagamitin natin. Well, going back on the subject po, to reiterate, ano po ang comparison ng unintentional abortion sa intentional abortion? Ang pagkakaiba ng intentional abortion sa unintentional abortion, ang intentional abortion, pwedeng may violence, pwedeng walang violence. Intentional abortion. Minsan kasi may intentional abortion na walang violence, pinainom lang ng gamot, pinainom ng mga anong dapat inumin para malaglag with the consent of the mother or even without the consent of the mother, yun ang tinatawag na intentional abortion. Pwedeng may violence, pwedeng walang violence. Pero pag unintentional abortion ang pag-uusapan natin, always there must be violence. And second, ang intentional abortion,
it shall be committed by the stranger or even by the mother. Intentional abortion. Pero pag unintentional abortion, it shall be committed only by the stranger. And third na pagkakaiba, in intentional abortion, requirement na alam ng akusado na buntis ang babae. Kailangan knowledge of pregnancy is a requirement in intentional abortion. In an intentional abortion, can be committed with or without knowledge of pregnancy of the woman. Si Arlene Antarlac, may tanong, may patanagutan po ba kayo, Mark? Ang nanay, if ever pinanaglag niya yung bata, pero malakas po yun talaga yung kapit ng bata, and then, na-deform lang yung body parts pagkapanganak, Kuya Mark. Nagawa niya pong uminom ng mga pampalaglag dahil na-depress lamang po siya. Ano po ang pananagutan nito sa batas? Ang sabi ng batas, pag ganun ang nangyayari, pwede niya matatawag na attempted intentional abortion, but still intentional abortion kasi pumayag siya, nagbigay siya ng consent na ilaglag ang kanyang anak. So still, intentional abortion yan. But of course, hindi siya matatawag na consummated kasi buhay pa rin ang bata. Maybe attempted intentional abortion. Rabba Texter, good morning po. Kuya Mark, tanong ko lang po. Ex-husband ko may kinakasama na. Tapos ang suporta niya sa mga anak ko, 1K lang a week na dalawa niyang anak. Ano po bang dapat gawin? Pwede ko bang kasuhan kasi hindi siya sumusunod sa kasulatan ng barangay? Ibang topic naman ito, Kuya Mark. Okay, this is a good topic, man. Don't forget, ang support kasi sa mga magulang, hindi ilang yan obligasyon ng tatay. Obligasyon din yan ng nanay. Don't forget, in being a parent, dalawa yan, tatay and nanay. So therefore, ang support, joint yan. We say joint, obligation ni nanay na magbibigay ng support, obligation din ni tatay na magbibigay ng support. Ang tanong, anong klaseng support? Hindi lang kwarta ang pinag-usapan natin pag-support. Kasama sa support ang pagmamahal. Kasama sa support ang pag-aalaga. Kasama sa support ang pagbibigay ng oras, tamang edukasyon, tamang damit, tamang pag-aaral, tamang payo. That's part of support na pinag-usapan natin dito. That's why, you say, 1,000, 2,000 ang tanong dyan, magkano ba ang dapat na support? Walang sinasabi na magkano kasi ang magkano, depende kasi yan sa needs ng bata. Needs, hindi wants, ha? Needs. We say needs, enough for him or her to survive. Hindi ba ka kailangan mo ng kailangan malaking support kasi I need to go to Hong Kong every week. I need to buy mga Louis Vuitton, mga mamahaling mga damit. Hindi ka na support pinag-usapan natin dito, Lala MJ. Hindi. Support enough for him to survive. So in this case, magkano? Depende sa needs ng bata and depende din sa resources ng giver. Yun ang tinatawag na support. For example, abusado itong tatay. Nagbigay ang laki ng kita. Tapos, hindi lang malaking kita, 1,000 ang binibigay. Then ang needs ng bata kasi nag-aaral, more than mga 10,000 a month. So sabihin natin, hati sila, 5,000 si babae, 5,000 si lalaki. Tapos 1,000 lang, yes, that's criminal in nature. They can file VAWSI. VAWSI, Republic Act 9262, Violation Against Women's Rights, Economic Abuse for failure to give financial support.